Hello mga kasama! Ang daming rason ng vlog na to talaga. Unang-una, alas 12 na uli. Hindi kasi, dito sa bahay namin, alas 12 yung pinaka-perfect para mag-shoot ka ng vlog. Kasi, ano, tahimik ang lahat. Ayan, lalo na ngayon, wala si Lori. Hindi, joke lang. Ayan, pangalawa, yan, gusto kong makita ni Lori, nasan ka man mama, tsaka si papa. Ayan, na may blandina na silang anak. Baka magulat sila pag uwi nila dito. Ayan. At syempre, ang totoong topic talaga nitong vlog na ito, ay para sa mga students ko. Dahil hindi ako nakapagpaalam sa kanila. I mean, hindi naging maganda yung pagtatapos ng school year nito. Kaya, para sa inyo to. Ayan, so ang number 5 na talagang kinagigigilan ko, yung walang notebook o kaya biglang nawawala yung notebook pag pinakuha ko. Nung mga panahon na nagdi-discuss ka, may notebook sila, ang dami-dami, dinodrawingan, tapos ang ipapakolekta mo na yung notebook, biglang walang notebook. Hindi nga po, ano, hindi ako gumagamit ng papel, ang 1.1 na kita ang ipapakuha sa kanila. Alam ko ang unang pinaprovide ng mga magulang nila, kung nanggalit na nila. Notebook, diba talaga yung unang binibili natin? O kaya naman yun yung ibinibili kasi talaga ng pamahalaan. Meron tayong libreng 7 to 8 notebooks, parang mga ganun. Tapos, pag nag-discuss ka, aba sige, ang drawing sa notebook. Pag pinakulit ka mo, wala na. Wala na. Ayan, number 4. Yung may I go out. Nagpapalabas talaga ako. Kasi ano ba, ayoko nang maka-experience nung may naihi, ganun, sa ano, klase. Syempre, pagsisimulan pa yan ng ano, pang-aasar, ganun. So, pag may nag-may I go out talaga sa akin, nagpapalabas talaga ako. Ang pinanggigigilan ko lang talaga, yung may I go out, pero pagbalik, anong dala? Yan, ang gagaling nyo, di ba? Alam na alam nyo. Pagbalik, may dalang pagkain. Di ba? Eh, yung school kasi namin, CR, tapos parang malapit din yung kantin. Siguro nakakasegue talaga sila sa kantin. Kaya minsan kahit na, alam mo yun, labag sa kalooban mo na hindi sila palabasin, pero minsan talaga kailangan siya sa atin mo mabuti na mukhang kakain lang to ah. Ganun, nakakagigil yun. Yung may ego, tapos tatago pa sa likod mo, minsan talaga mangungumpis ka na ako ng pagkain, lalo na pag masarap talaga. Ayan, tapos next number 3, eto na. 1 week ago ko nang sinabi kung ano yung gagawin. Ipapasa yung ganito, sasagutan yung ganito, diba? O kaya naman may pagsasadula, ganun. 1 week ago na, aba, may late pa rin magpapasa, may late pa rin magperform, bakit? Diba? Talaga ba? Na ano, hawak niya yung oras nyo? Diba? Ang tagal-tagal nang sinabi sa inyo, lalo na yung mga panahong ano, walang pasok, baksyon, tapos iniwanan mo ng gawain, pagbalik, diba? Sila pa yung ma, nakalimutan ko, ma'am, syempre, ano, bakasyon yun eh, talaga ba? Diba? Sila pa yung may mga, ano, pangangatwiran. Dahil namimiss kayo yung mga ganang pangangatwiran. I miss you all. Ayan, pero kahit miss ko na kayo, pumunta na tayo sa number 2. Ayan. Pinakaayaw ko talaga, personally, okay, yung hindi naglilinis. Sorry mga anak talaga. Alam nila yan, totoo. Nagalit talaga ako. Pagpasok na pagpasok ko. At nakita kong madumi yung classroom nila. Bigla talaga akong nagta-transform. Hindi, nawawala yung ganda ko. Hindi, ano, alam talaga nila yun, nagalit talaga ako. Kasi ano eh, kayo yung gumagamit nun, diba? Ilang oras kayong nakaupo dun. Diba? Tsaka hindi conducive for learning kapag ka madumi, diba? Sipin mo may kalat sa tabi mo, ganun. Tapos yung kailangan mo pa silang utusan, parang ano, parang okay na sa kanila na madumi yung paligid. Ayoko kasing masanay kayo dun na okay lang sa inyo madumi yung paligid, okay? Kaya yun, from time to time, alam nila yun, pag nag-discuss ako, ikot ako, tapos may tuturo ako, na kailangan nilang pulutin, ganun. Tapos ilang beses na ganyan talaga na sila yung nahiya pag hinahawakan ko yung walis, o kaya yung dustpan, mga ganun. Kasi para malaman nila na mahalagang kailangan malinis. Kasi libre na nga eh. So pag libre na siyang ibinibigay sa'yo, kailangan i-maintain mo na yung kalinisan nun. Okay? Kaya yun, sa mga susunod na makakahawak sa inyo, siguraduhin nyo na ipakita nyo natuto kayo sa akin pagdating sa kalinisan. Ha? At syempre, ang number 1, 1, 1. At syempre, ang number 1, 1, 1. At syempre, ang number 1, 1, 1. Ang number 1 na nakakagigil talaga. Ayan, nakita nyo na yung paulit-ulit. Totoo. Yung, pass your... Kapag exam, di ba? Ipapapass mo yung papel. Okay, please pass your answer sheet. O, ipasa yung papel sa unahan. Mami, papasa na po. O, kunin ang notebook. Ma'am, notebook po. Tapos, minsan talaga, may mga nang iinis. Pero, yun,
ayaw ninyo yung paulit-ulit na ganun. Kasi minsan, hindi na maganda sa pandinig ng teacher. Kaya kadalasan, di ba, naisip niyo, pwede galikan, eh, tinatanong ko lang naman, ganun. Kasi alam namin na meron na talagang nanluloko sa inyo, yung ginagawa ng ano yun, pang-aasal, ganun. At kadalasan, hindi maganda kasi ano, kung saan nakakasayang ng oras, ganun. Kasi nga, di ba, tapos paggagawa kayo, sobrang tagal niyo pa. Kasi yung pinaulit-ulit niyo, di ba, eh, sinimulan niyo na ng paggawa. Yun lang naman, so ulitin ko lang sa number 5. Yung nawawala yung notebook o kaya walang notebook. Tapos yung number 4, yung may I go out pero pagbalik may food na. Ayan, number 3, yung 1 week ago ko nang sinabi pero meron pa rin late na magpapasa. At yung number 2, yung mga hindi naglilinis, mga tumatakas na cleaners. At number 1 ay yung paulit-ulit. Yung paulit-ulit na paulit-ulit. Kasi totoo, sobrang ano, sobrang nakakairita minsan yung paulit-ulit. Masakit din minsan yung paulit-ulit, diba? Kayo ba gusto niya paulit-ulit this season? Diba? Hindi, yun lang naman. So anyway, sobrang na-miss ko kasi talaga ang mga students ko. Kung hindi man ako nakapagpaalam sa inyo, yung mga teachers niyo personally, ayan, we just want you to know na kahit na ganun kayo sa isang buong taong kampaniroan, ayan, kung paano kayong natuto sa amin, ganun din kami natuto sa inyo. Kaya maraming salamat, mga anak ko, mga naging anak ko. Pero sana huwag niyo akong batiin next year na, next school year ng hi, hello mga kasama. Ganun ba? Kasi gaging ganun na yung greetings. Well, yan. Anyway, thank you so much. Shoutout ko lang yung mga na-handle ko na section, ha? Sa 7 Benevolence, 7 Compassion, 7 Fairness, 7 Generosity, 7 Optimism, at syempre, ang 7 Perseverance na advisory class ko. Thank you so much mga anak, and hope you enjoy yung isang buong school year with me sa lahat ng galit, sa lahat ng pag-aaway natin, sa lahat ng sigaw ko, mga ganun. Maraming salamat, at sana mas maging mahusay pa kayo sa susunod ninyong antas. So yun, thank you mga kasama. Looking forward for more pangbibigil next school year. Ayan, at shout out ulit sa Blandina Humbaho. Hello mama, may anak ka ng Blandina. Thank you mga kasama.